accident ko tayo sa labas ng MH Del Pinar, mag-aabang ng jeep kasi pupunta ako na Robinson. Meron tayong gagawin sa Robinson today. See you! Okay, nandito na tayo sa loob ng Robinson. Ayan, meron ng decor dito. Christmas na. Ayan, no? Makikita nyo. Siyempre, hindi tayo masyado nang magpapa-apekto dyan sa COVID. Basta stay safe. Diba? So, wear your face mask, your face shield. Lagi magbawa ng alcohol. Eto na. Ayan na. Pasko na. Okay. So, need natin madagdagan yung ipadadala natin kasi per kilo ng laman ng ipapadala mo sa post office, kahit lumagpas ka ng mga 1/4, yung next niya is considered din na 1 kilo. So, maghahanap pa ako ng idadagdag ko kasi sayang naman. Okay. Punta tayo dito sa bench. Tingnan natin kung ano pwede ipadala pa sa pamangkin ko. Okay, papasok tayo. So, may maximum occupancy siya na 8 person. May contact tracing. Pull out the paper form, pero wala naman yung paper. No? So, wala na rin yung guard para malaman kung may 8 person na rin dito sa loob. So, titingin tayo ng t-shirt. Okay. Or anything na may 500 grams. Okay, ito na napili natin. Pwede siya pagka nagpa-bicycle or nag-exercise kasi may lalagyan ng mga bottle dito. So, kung hindi magugustuhan ni Joka, pwede mo rito kay Amiri ng pang-babae. Yan. So, parang more on pang-girl eh. Kasi maliit lang. Okay, so magkano kami? $399.75. Kulang na lang ng 25 cents for 100 na. Okay, so babayaran natin. Okay, so balik na tayo sa post office. Napili ko na. Siguro this time, punong-puno na yung 2 kilos. Sarado na siya para maihulog na natin yung ipadadala natin kay Irene. Okay. Yan, akit na tayo ngayon. Papuntang post office. Nasa second floor ang post office ng Robinson. Dito na tayo sa Robinson at dito na tayo sa post office at dito na yung padadala natin delivery. Hindi natin naman na magkano aabutin. Kumakain lang yung stop ng Robinson right now, so antay-antay tayo. Nakakaya na makumakain kasi they deserve to eat lunch. So alanganin kasi yung time ng pagpunta ko, kaya antay-antay ako. So okay, nandito na tayo di sa post office. Ayan, tinitimbang na siya. Ha? Hindi, di ba dalawa na po yan? Ano po? Yun lang. Dalawa? Sumakto na ng dalawa? Okay. Sige po, yun lang, waist bag lang po dinagdag ko. So, okay na siya. May konting kulang na lang, pero okay na.
Okay, tapos na tayo. Yung kulang ko lang 2 kilos, nasa 4,000 ang ating cost yung pagpapadala. Ito, may change pa tayo sa 4,100 plus. Ang value ng pinadala ko is only 1,500. Pero ang cost ng pagpapadala ay mahal kasi mahirap talaga magpadala ngayon. So, 1 month, ma'am? Halos 1 month makakarating dun sa Canada, sa Sweet Karen, yung padadala natin. Ayan. So, na yung ating receipts and okay na. No? So, makakarating na to in 1 month time yung ating ipapadala. So, sealed na sealed siya. Maraming tape. Ganun sa post office talagang ina-assure nila na talagang sealed ang mga products or yung package na pinapadala sa iba-ibang bansa kasi medyo mahirap yan. Huh? Medyo mas mahal kung ipabox pa natin. Total malambot naman yung items. Wala namang mababasa. Kaya okay na din yung nakaganan. Okay na, ma'am? Okay. Thank you. So, ayan na tayo. Ayan, after ng ating paghulog ng package, nag-grocery lang tayo ng konti. Meron tayo dyan liquid, Tide conditioner. Tapos, yung milk. Milk kasi yung kailangan ko para calcium. Ayan, Alaska, saka pure from sterilized. Okay, uwi tayo. So, tapos na akong mag-grocery. Pa-uwi na tayo ngayon. Okay, so meron namang tricycle available para doon na nagtaisasakay. Pa-uwi ng bahay. May nakasalubong ako kanina sa grocery. Walang face shield. So sinita ng guard. Medyo parang galit pa siya. So, guys, pagpupunta kayo ng grocery, be sure na dala-dala nyo yung face shield nyo, face mask, so complete gadgets dapat ang dala. Kasi kung hindi, baka nakalusot sa guard sa entrance pero papuntang grocery hindi na. Okay, so uwi na tayo.